Hello guys, so dito tayo sa ngayon sa PC Portal, so PCCS, this is PC Portal Sales and Service. Okay guys, so pasok tayo guys, ha? So ang gagawin natin dito sa PC Portal, actually guys, dito sa loob makikita natin, so ito yung master na technician dito po, si Reggie. Reggie yan boss, tapos ito buddy niya boss, si Christopher. Ah, Christopher. Okay. So, dito tayo, boss. Mag-assemble tayo ngayon. Mga guys, assemble tayo ngayon ng isang computer for online webinar. So, dito, boss. Pakikita natin, boss. Busing natin si Sir Dex. So, ito po ang family ni Boss Dex. Busy-busy sa pag-online. No? Busy sa pag-online. So, dito, kukuha tayo ng mga computers, no? So ito. So EBR. So yung casing natin is Boston casing, no? So yung kinuha natin ay mga yung motherboard natin na kinuha is ito, no? This one. Yan, Core i3. So simple tayo ng Core i3. Tapos yung RAM natin is OCPC, no? OCPC, and then the motherboard is Asus Prime. And then this one, no? Philips yung keyboard. Then guys, assemble natin to mamaya guys. So we will check, no? Kung ano yung performance na kinuha natin. Tapos i-check natin, no? So gagawa tayo ng video kung paano mag function si Core i3 9th gen, no? 9th gen. So guys, check natin mamaya, simple muna natin to. So let's get it on. Okay guys, so andito na, dumating na yung mga kinuha natin na materials. So this one is the 9th gen Core i3, and then ito po yung RAM niya, 2 GB na OCPC, no? So itong OCPC, so if you're going to check, no? So this is designed in USA, no? But it is made in Taiwan. So check natin kung ano, no? Ano ang performance ng OCPC, no? So medyo may kamahalan daw to, no? Sabi nung may-ari, no, pinabilhan natin ng mga parts na ito, no? So if we're going to compare this one doon sa Kingston na HyperX, mas mahal daw to ng konti. And this one, syempre yung Asus Prime na H310M. So this is a yung compatibility niya, when it comes to compatibility, this is this one supports CPU LGA 1151. So yung CPU po natin, yung Core i3 natin is also LGA 1151. So compatible po sila, so 9th gen, no? So 9th gen, this is Core i3 9100F. So 9th gen. So ito po yung i-assemble natin ngayon, no? And then we also have meron din tayong isa dito na gagawin din natin ngayon. So the same specs po na specification po ng i-assemble natin. This one is actually pre-assembled na sa loob ng ano, meron na siyang casing. Ito, no. So this one is, ito pala yung laman ng Core i3, no. So the same specification niya, Core i3 9th gen. And then tapos the same po ng motherboard. So ito po yung motherboard niya na ginamit niya, no. So 310M also. But ang gagawin po natin ito, i-transfer po natin yung buong board
tra-transfer natin dito sa casing na ito. So this one is the Cougar na tempered glass casing. So ito po yung itsura ng Cougar, no? Ayan. Ito po yung logo niya, oh. Logo ng Cougar. So, ito po yung tempered na casing. So check natin yan mamaya. Papasok natin yung mga laman, no? Ng pre-assembled. And then yung assemble po natin, yung isa namang bahagi, yung kabibili lang natin, symbol din, lalagay natin dito sa isang casing na Boston casing. So hindi siya tempered glass, but this one is the acrylic naman, no? Acrylic naman yung casing niya. So mamaya bubuksan natin, check natin kung ano, no? Ano ang performance niya. So of course, siguro same performance siya, but then ang ano lang niya, no? Kung ano ba yung looks niya pagkatapos, meron bang malaking pagkakaiba, no? Compared dito po sa nabili po natin, it only cost around 20,000, and this one po cost more than 20,000, kasi itong unit na to, yung isa, yung pre-assembled, this cost 19,000, tapos i-add natin yung casing na nasa 3,000, so nasa 22,000 yan. Kung mas nakapagmamahal nito, yun lang casing niya. So guys, mamaya check natin, we will just follow me, no? So ano mga gagawin natin. Guys, check natin kung anong nasa loob. Yeah, no? So parang ano din siya, no? Parang kagaya din ng ano, acrylic. Ah, may tempered acrylic. Yeah. So if we're going to check, no? Ito si Boston, nasa ibabaw yung ano niya, yung power supply niya. Samantalang si Cougar, nasa ilalim yung power supply niya. Yung PSU niya dito nakalagay. Tapos si ano naman, si Boston dito sa ibabaw. If you're going to compare, no, mas malapad si Cougar kaysa kay Boston, no? So same sila, mayroon siyang filter sa ibabaw, magnetic filter. Ayan, mayroon siyang magnetic filter. Bubuksan natin, no? Hold it, please. Don't get a hold of it.
So yan guys, yun yung laman, no? Laman ng cougar, no? Spacious po siya, no? Adjust natin yung brightness. Yan. So yan yung compartment, no? Compartment ni... So guys, check din natin yung isa, no? Ito si Boston, no? Casing. So ito, siyempre, medyo mura lang kasi ano siya, no? Just i-create. Ito siya, no? So yan yung kaibahan, no? Ni Cougar tsaka ni Boston. So yan yung mga ano natin, no? Okay, so mamaya symbol natin, no? Lalagay natin yung mga laman yan, same same board, tapos same lahat, no? Lalagay natin processor, tapos check natin mamaya uli kung ano yung sa tingin nyo ang mas maganda. Okay guys, so simbol natin guys. Ito na, mabilisan na to, mabilisan na. Okay guys. Guys, yun na guys. Yeah, real time to guys, real time. Ito guys. Real time to guys, wala tong time lapse. Okay.
Lagyan natin ng... Ay, dilidik ko dahil sa tea. Kulay, no? A! A, B, C! Talaga guys, pag ako nag-a-symbol, chine-check ko talaga yung mga ganito. Kasi dapat kung ilan ang dapat na lalagyan natin ng bolt or screw, dapat lahat malalagyan para yung board natin hindi siya na bend pag nilalagyan natin ng mga other peripherals, no? Bawa, maglalagay tayo dyan ng mga iba't-ibang cables, tapos pag pinupos natin yan, nagbe-bend yan kapag kulang yung mga bolts nya. Bawa dito, wala siyang riser, so lalagyan natin ng riser dyan. So yung mga ganito, iba kasi hindi nilalagyan kasi iba't iba kasi yung sukat ng board o yung main board or motherboard, iba't iba yung sukat. Siyempre pag mga malalaking main board or motherboard, aabot dito, kaya dyan nila nilalagay yung riser. Spacer niya. Spacer. Ayan. Ito natin nilalagay. Lalagay tayo ng mga bolts. So pag ayaw niyang pumasok, huwag pilitin kasi baka maglulost trade, no?
dahan-dahan sa pagbigo. Okay, so yun na. Tapos ng board, tapos nalagay natin si processor. So, ito yun. I-remove natin. Tapos dyan natin lalagay si processor. Ito na. Okay. Slowly but surely. Yan, so ito po yung ano niya, oh. Heat sink niya. And this one is the processor. So yung processor niya is Intel Core i3-9100F. So yan, so check natin. Yung mga corner slots niya. Dapat na din siya dito. Ayan. Tapos meron siyang slot dito. Dapat nakaano din siya sa mayroong slot. So, hanapin natin yung slot. Yun o. Ito. Ayan o. Ayan. Tapos mayroon yung slot sa kabila. Ayan. Tapos, lalak natin. Slowly but surely. Ayan. Tapos, di na siya kailangan na lalagyan natin ng thermal paste kasi mayroon siya. Dito, mayroon lang naka belt sa kanya. Pero kung gusto nyo, pag sure, pwede naman natin lagyan. Lagyan. Meron din tayo ditong thermal paste. Pwede natin siya lagyan ng konti. Bawa dito sa gitna lang. Yan. So to make sure, saka natin ilalagay. So hanapin natin si CPU fan. Ito is for chassis fan. This one is CPU fan. So sa CPU fan natin siya ilalagay. So, ito yung connector niya. Dapat mas malapit. So, malapit siya. Ngayon dapat aabot siya. Ayan. Tamang-tama lang, di ba? Tamang-tama lang. Kukulangin at ibusog natin. Ayan. Maglalagay tayo ng fan. Dapat pasok muna yung ano niya, no? Yung lock niya. Tapos pag magdiin tayo, dapat sabay yung kabilaan. No? Yung monitor. Para sabay sila mag-lock. Tapos dito naman, sabay. So, yun yung sinabi ko na dapat maayos yung lahat ng mga ano niya para sabay siyang
para pag nag-post tayo, hindi siya mabibend yung board. Ayan. Ayan, nakalock na siya. Diyos pong yung mga ganito kasi pag nakawasak yung cable niya. Minsan kasi nasasagi siya sa fan. Eh. Kaya mas maiging i-ano natin siya. Ganito yun. I-twist natin. So we will twist this one. Para iwas sagi. Para mas malinis din tingnan. Yun o. That's it. Gusto tayo sa main board and then the processor. So ito naman o. Isang bago. Ngayon lang pa lang ako nakapag ano eh, nakapaglagay ng ganitong klase na RAM. Maganda na RAM pa ito eh. Maganda daw to. It's OPC. You see, this is actually pang gaming talaga to. Maganda to. So 8GB. Power supply. Power supply natin. Sabi nga nila, kung maglalagay na ng mga ganito, mga bolt or screw, kung kaya pong i-hand tight, hand tight na daw muna bago kumita ng tools. Sa proper distancing. Okay, so we're almost done. So bibubuksan natin yung likuran. Likuran niya. The back. Alam nyo guys, binubuksan ko sa yung back niya. Kasi if you have noticed, meron siyang space oh. Meron siyang space sa likuran. So pwede natin siyang dito
idadaan yung mga wires niya kasi may space siya. So para hindi masyadong magulo doon sa loob. Ayan. Dito papasok natin dito. Yung sinasabi nilang cable management para malinis. Tingnan niyo yung loob guys. Ayan guys, yeah. Nasa labas na siya guys, ito sa likuran. Tapos dito sa mga wires na ito, may ibabalik tayo nito sa loob. So ibabalik natin ito. So yung 12 volts power supply na ilalagay natin sa mainboard. So bago natin siya ibalik sa loob, paiksiin muna natin. So ganito ginagawa ko para mas umiksi siya. Tsaka natin siya ilalagay dun sa loob pabalik. Yan. So pag nabalik siya sa loob, natin siya ilalagay sa motherboard. Ayan. Kita nyo guys. So, doon. Lalagay natin doon sa motherboard. So, ito naman guys. Para hindi siya masyadong marumi dyan. Tingnan. Cable management din natin. Lalabas din natin. Papasok din natin dito. Ayan. Pero, iwas kalat. Diba? So dito din natin sa ilag idadaan sa likuran. Yun oh. Yung mga ganito kasi minsan ito yung ginagamit sa graphics card kung mayroon tayong lalagay na graphics card. Sa ngayon po kasi wala tayong graphics card na ilalagay, we will be using this one, dalawa lang kasi isa para sa solid state natin is SSD and this one is for HDD. So ito lang gagamitin natin. Ito lang yung babalik natin papasok. Tapos ito gagawin natin pang tali lang dito no? Para mas maayos yung cable management. Saka natin siya ipapasok pabalik. So dito banda yung lalagyan, pang lalagyan ng power supply. So dito natin siya idaan para mas ano siya, mas malinis yung tingnan. Ayan o. So guys, ayan siya ha. So guys, papasok natin sa loob. Ayan guys. Ayan. Ito na yan siya guys. Pasok natin siya sa loob. Dito. Diba guys, mas malinis siya guys. Tingnan. Tapos ito, nakikita niyo, mayroon siyang panglalagyan ng SSD. May naka, ano na, pwede lalagay dyan SSD. Saka yung hard drive. So, madali lang siya. Madali lang siya. Magkakabit na tayo nyan mamay. So, dito naman sa mga headers na to. So, pwede natin siya idaan dito. Lalabas natin siya dito. So, guys. Ayusin natin siya. So guys, so this one is for audio.
Tingnan natin kung makakaabot. Ojo. Ayan. Hindi siya maabot. Kulang siya ng konti. Ito kung siya ito. Islat natin. Sabihin ko siya guys. Ojo. Ito yung ojo header. Para sa front panel. Tapos ito naman ay para sa USB port. Guys, ito naman is USB 3 guys, oh. USB 3. Tapos ito naman is for the front headers. Meron siyang reset switch. Yung reset switch guys, dito yan guys, yung reset switch. Tapos yung hard disk. Hard disk niya. Ito guys yung sa hard disk lid. Ito yan. Tapos yung power switch. Ito yan. Power switch. Dapat memoryado nyo ito guys. Yung header niya. Yung saan siya ilalagay. So kadalasan guys yung positive doon sa left side. Positive. Na guys. Diba? Diba mas malinis yung tingnan? Tapos pwede nito siyang lagyan dito ng ano, ng pangtali, ng wire. Kaya bago nyo siya ipasok, ano nyo muna dito. Hindi na kailangan ng pangtali. Hindi na siya, ikot na lang dito. Dito. Dito na lang. But this one, mas madali siya, no? Madali yung ano natin. Dalawa ng mga different parts. Lalagay. So ito, dadagdag natin. Yung ano niya. Yung SATA niya. Yan. Dito. Ito yung SATA 1, no? SATA 1. And this one is the SATA 2. Yan. Hard drive na lang kulang, no? So, lalagay natin si hard drive. So, si hard drive, guys. Dito natin lalagay. HDD. Maganda na. Parang ano, gusto ko na yung casing nito. Kasi ganda ng panglalagyan niya. Ano? So, mayroon siyang for hard drive. Pasal ako. Ano po kaya lalagay sa mga drive? HDD1. So, it's HDD1 lang. Ito. Ayan. Kasi yung kasya ko lang siya, no? Thank you.
Oh. Nadali yun. Yan oh. 1, 2, 3. Ganda ng panlalagay yun. Tamang-tama lang. Si hard drive. Swak na swak. Yan oh. Swak na swak. Si hard drive. Ang ganda ni ano ah. Magandang casing to ah. Si Sata. Kung gusto natin idaan siya dito sa likuran, pwede naman. Mas malinis tingnan. Pasok. Tapos ito siya. Pwede natin doon idadaan sa likuran. Yun. Ang ganda ng ano niya, si Tati niya. Tapos ito. Pwede siyang dito natin lalagay si SSD. Tapos dito yung connection niya, connector niya. Tapos dito rin yung para sa data niya. Yung data cable niya. Yun eh. Yan. Ang ganda, no? Linis yun. Tingnan. So, that's it, guys. So, mamaya, no? Lalagay natin si SATA. Tapos, try natin i-power on. Tapos, lagyan natin ang operating system. Okay.